Hello po. Okay, balik na po tayo sa third part na another set of questions na naman sa mga presidential candidates na umattend sa CNN presidential debate. At pakinggan po natin, may tuloy-tuloy pa po yung mga pagbibigay sa kanila ng mga controversial questions, and let's listen po. We're not going to ask you to talk about your plans again dahil naitanong na po yan. Infrastructure naman po ngayon. Dig a little deeper. Senator Pacquiao, ang sabi po niyo pagdating sa infra, more skyways for Manila. Vice President Leni Robredo, ikaw naman po ang sabi niyo, make roads for people and not cars. Senator P. Lacson, kayo naman, full implementation of the National Broadband Program. But as we build more, there is also going to be more traffic, which is already a national problem. The question is, how will you justify building more to the Filipino people who are already overwhelmed and tired of bumper-to-bumper traffic? This is a specific question for three candidates. Let's hear first from Senator Manny Pacquiao. Napaka-importante po talaga na dagdagan po natin yung skyways natin, na ma-congest po, mabawasan yung traffic natin. Kasi malaki po ang talagang lugi ng Pilipinas araw-araw dahil sa traffic na ito. Billion po ang pinag-uusapan natin na lugi ng Pilipinas. Kaya kailangan talaga, hindi lamang tayo sa pag-uusap kundi sa gawa. Kasi yan yung as a chairman of Public Works Committee in the Senate, nainis ako pag mag-hearing kami, tapos after 3 years, ganun pa rin yung pinag-uusapan namin na walang development. Kaya ayaw ko yung... Tinan nyo po ang kaibahan ng mga ibang kandidato kumpara kay Mayor Isko. Tulad po si Senator Manny Pacquiao. Isipin nyo po, siya pala yung head ng Infrastructure Committee ng Senado. Pero bakit wala po tayo nakita ng mga hearing? Alam naman natin na noon-noon pa naman po, kahit marami po akong kaibigan dyan sa DPWH or Department, nakikita natin na malaki ang corruption dyan. Pero bakit hindi niya investigahan? O si VP Leni naman po. Walang sasakyan at nakikibaka araw-araw sa mass transportation. Kailangan yung gobyerno magbuhos ng maraming pera para sa active transport. Para siguraduhin na yung mga kababayan natin meron na sasakyan sa mababang halaga, para nakakapunta sila sa kanilang trabaho, nakaka-uwi sila sa kanilang mga pamilya. Ito, pag tinignan natin, parang na-exacerbate pa nitong pandemic yung problema. Ngayong pandemic, na nakita natin na walang mass transportation, ang dami sa mga kababayan natin na natenga. Yung pinakahuling SWS survey, sinasabi na mas maraming Pilipino ngayon ang gusto na magdala ng bisikleta. Pero hindi handa yung mga kalye natin para sa active transport. Marami nang may bisikleta ngayon, marami yung motorsiklo, marami yung mga gustong maglakad, pero hindi handa yung mga kalye natin. Kaya para sa akin, dapat talaga ang gobyerno, ito yung binubuo. Sa totoo lang po, ito pa another difference mo kay Mayor Isko. Maingay na maingay siya sa traffic, pero ano nagawa ni Pinoy? Na ano nagawa ng idol niya? Di ba po, mahalaga pala yung traffic problem sa bansa, pero nakikita natin nung time ni Pinoy yung mga train parati nagkakaproblema. Katapos may kamag-anak pa ni Pinoy na sinubukan pagkitaan sa bidding ng mga bagong trains. So kahit pa paano po, kahit ano pa man sinasabi nila po, like si VP Leni Robredo, it sounds hollow. Kasi merong lawyer siya. Meron ba tayo nakita na umingay siya sa doon sa issue na corruption na yun? Umingay ba siya nung sa time ni Pinoy, nagka-problema po nagkaroon rin po ng mga financial scams and scandal sa mga yung nape-fake ng mga license cards po, ID, and then also yung mga license plates nagkakaubusan. So kuwan lang po siya, tumahimik lang po siya.
kahit kasama siya ng administrasyon ngayon. Kaya, yun nga po, ito po parati sinasabi ko sa inyo, kilatisin nyo po yung mga masasarap na pananalita ng mga politiko kumpara sa mga gawain nila po. Kasi iba po yung mga ginawa nila sa panahon noon at yung mga sinasabi nila ngayon. So ngayon parang mga santo na po sila na kaya na po nila i-resolve yung traffic. Pero 6 years po si Pinoy, hindi naman po na-solve yung traffic problem dyan sa Kwan. Infrastructure development, pumunta naman po tayo sa presyo ng mga bilihin. Yan. Imported more rice. Yan, sugar. Expertise ni Mayor Isko yan. Import last year to stabilize prices. Ang tanong po, how do you balance the interests of consumers at the same time protect, strengthen, and empower local manufacturers, farmers, hog raisers, fishermen, and chicken growers? This is another specific question for 3 of our candidates. Let's start with Calioli de Guzman. Kailangan natin magtaw doon sa ating patakarata. Natatawa ako po. Parang yung mga tanong, tailored fit kay Mayor Isko, parang yung mga tanong na nakakatulong sa mga or based sa mga sinabi na niya noon. Kasi di ba po dito po sa, ewan ko kung babanggitin niya ngayon, no? Kasi kasama na siya dito para sagutin itong mga tanong na ito. Pero sa akin lang po, bago pa man natanong itong tanong na ito, siya na po ang kaisa-isang presidential candidates na sinabi sa mga smuggler, your days are numbered. Kasi sabi niya, bakit lahat ini-import? Manok, baboy, gulay, mga prutas. Pinapayaman lang natin yung mahal na yan, pero pinapayaman pa natin yung mga farmer sa Vietnam, sa Cambodia, sa Thailand, ganun. Rice, ini-import, ganun. So, siya lang po. At ngayon po, syempre, nagkikita natin ang ganda ng vision po ni Mayor Isko na-advance niya na isipin ng mga ito. So, no wonder po. No wonder yung tatamad-tamad na presidential candidate hindi sumali. And I'm referring to Marcos. wala po paki sa kanya po kasi paano naman niya, how can he sound credible in saying na ipaprioritize niya yung mga local farmers and local fishermen in the first place po. Inaalis nga niya yung mga kamay niya sa mga yun, ayaw niya kamayin o ayaw niya hagkan siya ng mga lola kasi ang liit lang tingin niya doon po dahil sa time pa ng tatay po niya. Ganon rin po, puro import rin po ang nangyari sa atin na sa time pa ng tatay niya. Kaya bumagsak po yung mga agriculture industry natin hanggang ngayon po. Hindi na po talaga naka-recover. And only Mayor Isko can help the country recover yung sigla na agricultural sector which used to be one of the most productive before the time ni Ferdinand Marcos po. So yun po ang Juan, yun po ang kaibahan ni Mayor Isko kumpara dito sa mga ibang presidential candidates na sila ngayon pa lang kino-confront yung issue na yan. Si Mayor Isko inisip na niya yan ng matagal na po. O yan, siya na po yung susunod. Si Mayor Isko Moreno. Okay, thank you. Ang unang-unang kailangan natin pagkaisahan, no? Naniniwala ba tayo that food security is number one threat to national security? If that is the case, then the country and the state must invest to our Filipino farmers. Kaya kung bakit pinopropose ko, babaan ng kuryente, babaan ng krudo, bigyan ng abono, ang mahal na ng fertilizer ngayon, hirap na hirap na yung mga magsasaka, then I will make sure na yung ipapasa na batas o proposed na batas ni Senator Recto na ipamahagi na, i-condone na
yung amortization ng mga lupa ng mga magsasaka sa ating probinsya. Sabi niya, 75 billion pesos lang yun. Eh nakita ninyo, kung tayo nagparaya, then may pag-aari na na yung ating mga magsasaka na lupa, kanila na. Then, pag yayabungin lang nila yun, palalakasin lang nila yun, then papasok ang land bank and government financial institution para sila bigyan ng ayuda na kung saan makapagtanim sila katulad ng mga bagay na kinakain natin, ginagamit natin araw-araw nang hindi na tayo nag-i-import. Third, yung smuggling. This will hurt and continue to hurt our farmers. And that must be stopped. Yun po. Ang next question po ay para kay Senator Manny Pacquiao and Calyodi de Guzman. Ang kailangan po ninyo ang inyong mga whiteboards na nasa likod po ninyo. Si Calyodi lang po and Senator Manny. You are both proposing an across-the-board standard. Oh, mga whiteboards naman po sa three sets of presidential candidates. So, yun po. Narinig natin yung sagot ni Mayor Isko na almost pareho po yung kwan namin, yung hindi lang, wala lang siyang time po, kaya I'm helping, lalo na yung mga Iskonians, I'm helping explain yung mga sagot niya, kasi wala na siyang time po to explain. So kung nakita niyo po, very particular siya po na tulungan yung mga farmers. Hindi siya yung sinasabi natin mga motherhood statement, kundi talaga po tunay na solusyon talaga po, tulungan yung mga farmers, tulungan yung mga fishermen, pagkatapos buhayin ulit, ibaba yung price ng fuel, ibaba yung price ng electricity, kasi po ito pa po nagpapahirap sa mga farmers at fishermen natin. Alam nyo pa po, ang dami ng mga farmers natin, naghahanap na lang po ng trabaho sa construction site, nagda-drive na lang po ng tricycle o ng jeepney, dahil wala na silang nakikitang hope. Kasi po, ako may farmer, ako may cacao farming po ako, may rice farming rin yung pamilya ko po sa Zamboanga City. Pero po, tuwing nag-harvest kami, kulang pa po sa mga gastusan namin po sa kwan po, sa fertilizer. Kaya tama yung po talaga sinabi ni Mayor Isko na lahat ito po dapat i-review natin, and then ibahin natin po yung policy. Kumbaga, tulungan natin yung farmer. So, kung maibaba po yung presyo ng kuryente, maibaba yung presyo ng krudo na ginagamit po ng gasolina, na ginagamit sa mga traktora, na ginagamit sa mga dryer po. So, mas bababa yung presyo ng kwan po, ng mga rice natin, yung mga palay natin, pagkatapos yung kwan po, yung everyone will benefit from everyone will have a better life po sa ganito. So ito po, ganitong mga measures po, so it is only Mayor Isko. At saka syempre po, binanggit rin po ya, tulad yung binanggit ko po, yung smuggling problem. Kaya nga po, halos lahat sila po ang binanggit nila, Bureau of Customs yung pinaka korap po, and yun ang una nila papalitan. So, nakita natin very, very intelligent si Mayor Isko. Maganda po ito, sila-sila na po nagtatanong sa isa't isa. So, very curious ako sa portion ni Mayor Isko po na kasama niya si VP Leni. So, tingnan natin po kung how they will be addressing this issue po. So this is now becoming a very interesting portion po, and we'll see how they will respond. At dito po makikita naman natin, kaya hindi sumali si Senator ex-Senator Bongbong Marcos dito, kasi yun po eh, makikita natin po sa ngayon pa lang na echo talaga yung mga sinasalihan niya po, mga debate. Alam nyo ba po, medyo busy lang si vlogcaster, hindi ko lang na vlog po. Nag-request pa po yung bagong campaign manager niya, si Bernard Abalos, na ibigay sila ng advance question. So, ibig sabihin po, ganun po talaga sila, hindi sila subasali sa
sa mga debate na walang advance question. Ibig sabihin po, sumali lang sila sa DZRH dahil may advance question. Sumali lang sila sa SMNI dahil may advance question. Sumali lang sila kay Boy Abunda dahil may advance question. Pero dito po, on the spot po yung mga tanong, hindi siya sumali. At sinabi naman po ni Professor Carlos po na hiningi po siya ng mga organizer ng SMNI na ibigay ng advance question. Na sinabi nga niya, ba't ko ibibigay? Debate yan eh. Hindi ko ibibigay yung advance question. Dapat on the spot. So, doon pa lang po nabisto na nila. Kumbaga, ngayon po nakikita natin, drama lang talaga yung ginawa nila sa SMNI na yung pastor doon, si Kiboloy, ay in-endorse na at saka buong station, parang pro-Marcos na po lahat ng mga news. So nakita natin na, nakita nyo po na nasa Okada Hotel pag ginawa yung debate, pinaka-expensive na lugar po. So makita natin, baka hindi po tayo magtataka, baka si Marcos pa nagbayad doon. Kumbaga, bumibili lang po siya ng debate na gusto niya. Ayaw niya yung totoong debate na ginagawa ng ibang tao. Oh, yun, ito, campaign funds. This is a CNN Philippines special presentation. The Filipino Votes Presidential Debate 2022. Oh, ito po, medyo sinabi ko sa inyo kanina na medyo pabor yung mga tanong kay Mayor Isko. Pero ngayon po, medyo tehado siya kasi trinol na siya, binas na siya dito. Pero dito rin po natin makikita gaano kagaling si Mayor Isko to answer on the spot. So, stay tuned for that po. That will be the fourth part of the Blogcaster analysis series on the CNN presidential debate. So, stay tuned po and pakikalat na lang po itong good news, itong so far yung mga sinabi ni Mayor Isko. And lumiliwanag na po talaga na siya po talaga ang pinakamagaling sa among presidential candidates. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog. Oh, sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.